Ay, no, no, no. Kawawa. Kawawa naman. Pero sana mag-workout. Sana pero I'm sure naman, itong singer na to, very successful naman siya. Makakabawi. Sayang din yung 180,000. Sayang 180,000, pero hindi makinalang yung kagad yung kotse. Hindi, siya ang naiipit ngayon. Oo, siya naiipit kasi, parang inaano daw siya, kailangan magbayad ko hindi para may demanda. Hindi, may mga grace period pa yon. At saka mabuting tao naman itong singer na ito, di ba? Oh. Pwede niya kausapin ng manager. At saka down yun sa kotse, di ba? Pag down agad, mabuti sana kung minamantihan niya na. Okay. Tapos super sikat naman siya, I'm sure marami siya. And I'm sure, dahil ang daming, very sikat yung inaano niya, okay yun, maraming siya. Basta, at saka alam mo, mark my word, maayos mark siya. Word. Alam kong kanta, I need you like Uy, malakas yung in-endorse niya. Yung ganon. Sponsor natin yun. Okay, okay. The Grand Alumni Council of Carlos Albert High School will have a fashion show using recycled materials on September 35 p.m. at the school covered board. Ay, nag-aaral ako dyan. Sa Albert? Carlos Albert. Recycle? Sa Palo? Oo. Hindi, may Albert School din eh, sa Dapitan. Ano ba kami nagte-tennis dati? Okay. Special na pasasalamat po kay Dr. Israel Mendoza. I see ang kanyang palayaw, Dr. I.C. Mendoza. Ay, hello! And Dr. Marvy Pacheco Mendoza dahil sa 2CM Smile. Maraming salamat sa inyo talaga. Naku, pinagkakatiwala ako kayo. At magbabalik po ang mas! Nagbabayan! At mas! Pinitik China! Next week, Alex Gonzaga. Lilinawin ang di pagkakaunawaan nila ni Nadja Montenegro, Bina Morales at isang politiko. Nakitang nag-PDA sa hotel lobby, tuloy-tuloy ang birada ng mga chikang matatapang. Dito Juicy would like to thank Glutamax, Sundance, Zagu, BB's Stuffed Bread, Aquabest, and Mang Inasal. Welcome back mga ka-freshness sa inyong juicing Thursday showbiz feed. Showbiz feed! Pep.ph, sulat ni Ray Pumaloy. Hi, Kuya Ray! Kuya Ray! Hi, Ray! Yes, Asunta de Rossi. Justin Bieber. Bakit Justin Bieber? Kasi yung book ni Kuya Ray. Oh, Justin Bieber. Wow! Pero maalaman yan si Kuya Ray. Naman yung book lang. Yes. Asunta de Rossi, masaya sa piling ni Congressman Jules. Kahit kulang daw ang oras ito para sa kanya. Yung nga, alam mo, I interviewed Asunta. Iba ikaw nag-interview ng paparazzi. Are you still in love with your husband? 8 years na. Di ba, 19 years old lang si Asunta nung pinakasal kay 41-year-old Jules Ledesma. Sabi niya, I'm in love with my husband kasi it's just him and I. We're the best of friends. Tapos walang nakakaintindihan sila. Yeah, no one bothering them. Saka daw hindi totoo na naghihirap na sila. That's right. Pag-usapan natin yung karir ni Asunta kasi di ba, may contact pa siya sa IDES? Wala na yata. Parang kasi at ngayon visible siya sa TV5. So, di ba kailangan natin na isa story. Yes. Ay, magaling siya doon, in fairness. Okay. Napakagaling niya. Silang dalawang magkapatid ni Miss Alisana, napakagaling niya. Ano naman na ibabalita mo pa? Ito, pag-uusapan natin tonight. Ako mag-intro nito. Ito, ayan ang issue pinag-usapan sa tabloids at sa mga pahayagan, ang pagpapahayag ni Nadja Montenegro ng disgusto kay Alex Gonzaga via text and via text sa iba't ibang mga people dahil sa panlalait daw di umano ni Alex sa kanyang mga anak na si Aliana at si Ika. Ano nga ba talaga ang pinag-ugatan ng isyong ito? Watch this. Bilang isa sa mga host ng Juicy, hindi maiwasan na may mga showbiz personality na nagtatampo kay Alex Gonzaga dahil sa kanyang mga komento sa issue o kontrobersiya na tinatalakay sa nasabing programa. Pero taliwas sa inaasahan, hindi ang pagiging intrigera niya ang naging dahilan kung bakit nega ang lumalabas sa balita tungkol sa kanya ngayon. Usap-usapan lately ang di umano'y pagmamalditan niya sa mga kasamahan sa programang PO5 at BFGF. Noong una, naging laman siya ng mga blind items. Pero nitong mga huling araw, ibinandera na ang pangalan ni Alex sa ilang mga tabloid dahil sa akusasyong nagiging maldita na raw siya. Sa artikulong Talong Anonymous sa Filipino Star ngayon, agaw pansin ang headline, Alex Gonzaga, grabe ang pagmamaldita. Sa nasabing artikulo, inilahad ang tungkol sa di umano'y panlalait daw ni Alex sa mga anak ni Nadja Montenegro, ang magkapatid na Aliana at Anika Asistio. Sinigundahan din ito sa kolom ni Nitz Miralles na inihayag ang pagbabanta ni Nadia kay Alex. Ayon pa sa mga naglabasang balita, ilang buwan na raw ang nakararaan nang unang laitin ni Alex si Aliana
Tinawag daw ni Alex na Camel Toe ang anak ni Nadia. At nitong mga huling araw, pinuri naman daw ni Alex si Annika sa husay nito sa pagsayaw. Pero kasabay nito ang pagsasabing ang pangit-pangit mo sa younger Asiskyo sibling. Sa nasabing panlalait daw ni Alex ay hindi na nakapagpigil pa ang ina na magkapatid. Nag-text na raw si Nadia kay Alex. The text in part said, "Next time, if you have issues with them, confront me. They are minors. Stop insulting people because you are not perfect yourself." Sa puntong ito, nais namin magsalita si Alex. Nararapat lamang na bigyan siya ng pagkakataong marinig. Ang bawat issue ay may pinagmulan at may dalawang muka. Kaya importante rin ang kanyang panig. Sa pamamagitan nito, hangad ng Juicy na maiayos ang kapatiran ng mga artista ng Kapatid Network. Lumbaya. Okay, sana lang pagiging parehas, mga kapatid. Miss Marian Rivera. Yung Marian Rivera ng TV. Ibibigay po namin ang pagkakataon kay Alex Gonzaga para maibigay naman ang kanyang panig. Alex, go. Alex, go. Okay, una po sa lahat, nakausap ko na po privately si na Miss Nadia. Kasi nung tinext po ako ni Tita Nadia, tumawag po kasi wala po akong alam na may mga ganung nangyari. Yes. Kasi po parang may nagsumbong nang sa kanila kasi po ever since nagbibiroan po kami lagi nung kasi mga parang maliliit na kapatid ko yan dahil lagi ko sila kasama sa tatlong shows po dito sa TV5 kasama ko sila. So nagkalinawan na kami, kinausap po ako ni Yana, sabi niya ate hindi ko rin alam. So naging okay kami. Tapos si Ika kinausap ko, sabi ko Ika, sana okay tayo kasi hindi ko naman alam mo naman nagbibiroan tayo, walang ganung intention na. Di ganun ang pagkasabi ko dahil tinatawag kita, nagbibiroan tayo. So, naging okay na po kami. And then kahapon po, binisita po sila ni Tita Nadia, sabay-sabay pa po kami kumain. So, peace na kami ni Tita Nadia. And gusto ko lang po linawin, I never po akong kinontak na mag... Kasi sa isang article parang sinabi na kinontak pero hindi daw po ako nagre-reply and even my mom. So wala pong ganun. At peace na po kami ni Tita Nadia and it's just a misunderstanding. Wala pong harassment. So sinabi mo yung mga salita na yun pero joke lang. Hindi ko sinabi yung ganung. Wala siyang sinabing ganun. Wow, really? Nag-joke ang sinabi ko lang. Yana, ang ganda pero pangit. Kasi nga sila yung laging nananalo sa PO5. Okay. Nagbibiroan kasi sila sa PO5. Ginagawa naman na we all do that. Wala naman tayo nagbibiroan. Saka ano lang siya misunderstanding between friends na hindi maayos ang private na usapan. Saka, yung sa harassment, kasi dami yung tweet hearts na nagtatanong kung hinaras nga ba daw ni Alex, si Ika, and si Aliana. Wala mo nangyaring ganun. Kasi, napag-game din sa biruan ng dalawang bata. Alam mo, nag-text sa akin si Dolly and sinabi, okay lang ba si Nadia Montenegro, kunin daw yung cellphone number mo. Cellphone number ko. So, hindi ko akala ko related ka dito. Ganito lang kasimple yan. Tapos na, may tuldok na ang problema. Nagkausap na po ang dalawang partido na nagkaroon ng gulo. At sabi nga ni Alex, wala siyang masamang intensyon ang sabihin niya yon. Isang grupo ito na nagbibiroan. So walang mali siya. Pero ayoko yung word na nakabandera sa lahat ng mga jar. Nagmamaldito ka. Hindi siya maldito. Hindi kasi nga ako. Hindi ka nagmamaldita. Hindi kasi nga, hindi nila alam yung panig ni Alex. Siya sulatin nila yon. Kami na po nagsasabi, kung maldita po si Alex, kami po ang magsasabi. Kung may magagawa po siyang mali, kami rin ang magpapaalala sa kanya. Pero kami pa naniniwalaan nyo, ilan kami dito, apat at ang staff. Hindi po kailanman nagpaira ng kamalditahan at kayabangan sa Alex Gonzaga. Cheers to that! Okay. We love Alex. Okay, go na tayo. Showbiz tayo. Okay, Showbiz Feed, Abante Online, sulat ni Rose Garcia. Chris Aquino, inutusang lumaya sa afternoon variety show. Hindi inutusang lumayas. Ang version ni Chris, siya daw ay sinabihan ng mga ehekutibo ng ABS-CBN na iwanan na ang kanyang programa sa tanghali para bigyan naman daw ng pagkakataon si Rico, si Haji, si Ray. Yung four singers. Oo. Ngayon, ang sabi niya, empleyado lang naman daw siya. Kaya wala rin siyang magagawa. Pero ako talaga, paninindigan ko yung nakalagay sa column ko kahapon ngayon at magpakailanman na nung bago pa lang nagsisimula ang Pilipinas